pang DPWH, aside from dam, shore protection, at saka mga ports and water system, isang vital na infrastructure na ginagawa rin ng DPWH, etong drainage system dito sa Bongao para naman hindi malubog sa baha ang mga kabahayan dito sa Bongao. Nakakatawang isipin na etong mga kabahayan dito ay sa tabi na ng dagat. Pero kung walang tamang drainage protection at saka hindi makontrol yung pagtapon din ng basura, ay tinatamaan pa rin ng baha ang mga kabahayan. So, DPWH na yung bahala sa paggawa ng drainage, pero inaasahan natin yung kababayan natin sa Bongao yung tutulong sa pagkontrol na pagtapon nila ng mga plastic at basura. Katulad nito, mapapansin mo dito sa kabila, ito yung kailangan na iwasan ng ating mga kababayan para hindi magkabuhol-buhol yung mga tubig natin at makalabas kaagad sa mga kanal. Kung kanal kasi mapuno ng mga ganitong plastic, hindi lalabas kaagad yung tubig. So, partnership between the regional government, municipal government, and the people. Regional and municipal will take care of the infrastructure, yung kababayan natin, yung bahala sa disiplina na huwag magtapon ng plastic at basura sa ating mga kanal. Sa tulong ng proyektong ARMM-HELPS ng gobyernong rehiyon ay maraming pag-asa ang nabigyan ng buhay. Mga pag-asang matagal nang nawala dahil sa kawalan ng tiwala sa gobyerno. Ito ay naging balakid sa kanilang pag-agat. Gobyernong hindi batid ang tunay na problema ng lipunan. Mga mamamayan na pilit binubuhay ang pamilya dahil wala silang maaasahan sa gobyernong inaakala nilang tutulong sa kanila. Ngunit, sa pagdating ng pagbabago, ang lahat ng ito ay nawaksi at nabigyang pansin. Ito yung birthing clinic namin. Dati wala kaming birthing clinic. Katapos may tangki kami dyan para may tubig naman ang birthing clinic. Barangay hall namin dati, butas-butas. Pero ngayon, bago na. Actually, itong ARMM-HELPS, ito yung programa ng regional government under kay Governor Ataman para magkaroon ng center yung mga barangay. Katulad nitong barangay multi-purpose na ito, dito sa barangay poblasyon na napakaraming tao, at least dito na sila nagpo-program. O, dito na magpo-program. Nagkakaroon na ng Islamic symposium, yung religious and character development ng ating mga kabataan at mga kababayan, ay nakakatulong na itong multi-purpose. At yung mga barangay chairman din, magkakaroon na ng opisina, magkakaroon ng mga basic facilities, at yung mga birthing clinic. So, magandang development ito, lalong-lalo sentro kayo, barangay, no, dito sa area ng ito. Before ito na-repair, maraming problema ang classroom. Yung classroom dito, especially this part here, medyo dilapidated na siya. Hindi na ito siya, hindi na pwede pagpasukan ng bata kasi tumutulo yung ulan galing sa ceiling. Pati yung ceiling sira-sira na rin. Pero we are thankful kami dito na at least na-repair na siya. And dito sa school na to, at least we are also happy na every year mayroong nakakapasa din sa mga entrance exam sa Sansay and other schools also. So, fortunately na may mga 3 to 5 or gano'n ang nakakapasa ng Sansay. Upang maging mas abot kamay ang kontribusyon ng serbisyo sibil sa probinsya ng Tawi-Tawi, ang DPWH-ARMM at ang Civil Service Commission ay nakipagtulungan upang maipatayo ang gusaling pangarap sa probinsya na sinimulan noong taong 2015 kasama si Commissioner Martinez, lokal na pamahalaan at ang DPWH. Sa kasalukuyan, mayroon na itong dalawang palapag na gusali. Dati tayo ay nag-groundbreaking at ngayon nakatayo na yung structure, although mayroon pang isang floor na kailangan gawin. Ngunit at least makikita natin na meron ng bagong opisina ang Civil Service Commission na parating. At makikita naman natin nakatayo na yung struktura at tuloy-tuloy pa rin na ginagawa para ma-improve yung servisyo ng civil service dito sa Tawi-Tawi.
ang pagbabago sa gobyerno ay ating nakamit dahil po sa inyong pakikipagtulungan at pagmamahal sa ating bayan. Mga bagay na hindi namin matatawaran at tunay namin hinahangaan. Kami po ay patuloy na naglilingkod para sa ikakabuti ng ating bayan. Ay hatid sa inyo ng DPWH-ARMM on the road.